Hello po mga kababayan, this is Nancy Biculana. Ngayon po, pag-usapan natin ito kahit sandali lang itong Maharlika Investment Fund because mayroon pa po ditong bagay na hindi pa nalalaman ng taong bayan na nakita ko lang. I think it was last week sa na nakarating na ito sa, ano, sa Senado eh. Nabusisi po ito ni Senador Escudero. Alam mo po yan, Biculano yan, kababayan natin yan. Hindi ko paborito yan, pero nagsiyahin siya dito. Marami po siyang tinanong, pero yun lamang pong ibang isang porsyon na yun na ipapakita ko sa inyo na natatandaan po ninyo itong Maharlika. Hindi po ako again sa pag-invest-invest, ha? Ano lamang po, siyempre nagko-question ang mga tao. Ngayon, natandaan po ninyo sa House of Representatives, sobrang bilis pumasa ito. Talagang wala, parang wala nang busi-busisi, dire-diretso na lang. Ngayon, dumating na sa Senado, ngayon po naku-question na ito. Saka doon natin nalaman na ito pala kapag natalo itong Maharlika Investment Fund, sasaluhin na naman ng taong bayan. Hindi naman pinapaalam. Noon po, natandaan ninyo, nag-ingay ang mamamayan because nga po sinabi nila na ibang ang isa sa pagkukunan ng ng pera ay ang GSIS ba yun at SSS, nag-ingay. So narinig nila na ayaw ng tao yan. Anong ginawa? Tinanggal yon, mga kababayan. Pero taxpayer pa rin ang mananagot kapag natalo ito. So, napakalaking pera nito. 50 billion galing sa land bank, 25 billion galing sa DBP, at meron pa pong ibang pagkukunan. Ngayon, ang naaalala ko, kung hindi ako nagkakamali, ilalagay daw po itong pera na ito. I think na vlog ko na ito noon eh. From a memo ni Congresswoman Stella Gamble. Kung hindi ako nagkakamali, ha, ilalagay nila yung investment kasi tinatanong dito din nung balita na tinatanong kung saan i-invest, paano makakasiguradong hindi masasayang, kumbaga hindi matatalo. Ang natatandaan ko po noon, ang sabi ilalagay po ito doon sa high risk investment. Wow! Nakakatakot yan. Pero maganda naman kung manalo ka dyan. Di malaki rin ang ano mo, ROI mo or return of your investment. Pag natalo ka naman, iyak ka dyan. Diba? So isa pa po, hindi po ba yung mga ibang bansa meron din silang tinatawag nilang sovereign wealth fund, karamihan po sa kanila, mayayaman sila at meron silang mga surplus, may mga extra silang pera, iyon po ang ini-invest nila. Tayo po ba merong surplus? Tayo po ba merong natitirang pera? Kung meron po, bakit hindi po natin muna tulungan ang ating mga kababayan? Bakit hindi po muna sila? Bakit hindi po muna i-invest sa ating mga mamamayan? Ang tagal na po nilang humihingi ng tulong. Kailan pa po ang history na nagkaroon tayo ng 700 pesos a kilo of onion? Nagtataasa na, nagmamahalan at lahat. Bakit hindi po sila tulungan while we can? Kasi nanghihingi sila ng tulong sa kanilang pataba or abono. Nanghihingi sila ng tulong kahit tubig, yung mga irrigation, yung mga machine na kailangan na gamitin. 'Di ba? Hindi po nila nakakaya. Nakikita po ninyo doon, nakakaawa, nakakaiyak na nangmamakaawa na bilihin nyo naman yung aming produkto ng mataas-taas para kami makapagpakain, makapagpaaral ng aming mga anak. Hindi na nga po binibili ng maayos. Babanatan pa nitong mga hinayupak na mga smuggler na hindi hinuhuli. Di ba? Ayun na nga po eh.
nakakapikon po talaga ang nangyayari. Maawa naman kayo sa mga kababayan natin, di ba kayo naaawa? Kukunin ng pera, i-invest, sana i-invest muna sa mga mamamayan. Sa isang household po, yung munang bahay ang inuuna bago i-invest sa labas. Kahit man lang isang taon man lang, kahit isang taon man lang natulong, kaya palang kalapin ng ganito kalaking pera. Almost 100 billion na mga kababayan. Ilan na magsasaka at mga mangingisda ang matutulungan dyan at mga mahihirap na taong bayan. Kahit isang beses man lang, kahit isang taon yung man lang pag-isipan, ikalap yung pera at ibigay natin sa mga kababayan. Hindi naman siguro sila tatanggi kung sasabihin niyo pa utangin ka namin ng ganito, walang interest. Bayaran mo kami pag maayos na ang buhay mo, pero ayusin mo yan, ha? Nanghihingi na lang ng tulong naman. Diba? So mga kababayan, mabuti na lamang po talaga at nakita ni Sina Torres Cudoro. Ang sigurado babanatan niyo na naman ako doon. Anong malay mo, hindi ka naman invest mo. Anong malay mo sa economist? Yun na nga po ang problema eh. Just because po na matataas sila, hindi natin abot ang level nila, ibig sabihin tahimik na lang tayo. Hindi na tayo makikialam. Madalas niyo ako sinasabi nakikisawsaw ako eh. Sumasawsaw ako kay Didi Bantag, sumasawsaw ako kung saan. Paano pala po kung walang sasawsaw? Anong nangyari po sa ating water? Nung na-privatize yan, ipinangako po sa atin ang langit at lupa. Diba? Ibibigay ko sa lahat ang bituin para ibigay nyo lang sa amin, i-privatize nyo lang. Ano nangyari sa privatization? Ha? Ang sabi, kailangan continuous flow of clean water. Nangyari po ba? Ano nangyayari? Putol-putol, sa ganitong oras puputulin, sa ganitong oras puputulin. Ay, bigyan nyo pa kami, kailangan naman magtaas ng rate. Dahil magpapagawa tayo ng sewerage, water sewerage, di ba? Nagpagawa? Hindi. Ano pa po? Dahil ang tatahimik natin, hinahayaan na lang natin yung matataas ang level, yung matatalino, yung mga nandoon, na iikot-ikutin tayo. Anong nangyari? Utang nila, taxpayer ang magbabayad. Yung tax nila, taxpayer ang magbabayad. Pag nalugi sila, tax pa rin ang magbabayad. Ang mga taxpayer pa rin ang magbabayad. Salamat sa Diyos, dumating si Tatay Digong at nalaman natin na ginagago pala tayo nitong matataas ang level sa buhay na mayayaman. Nagpapayaman sila at ginagawang slave ang taong bayan. Habang yumayaman sila, ang taong bayan naghihirap dahil hindi tayo nakikialam. Kaya kailangan tayo makialam, kailangan tayo magingay. Kay DJ Bantag man yan o dito. Hindi ko po sinasabing masama ang mag-invest. Sino po ba naman ang ayaw niyan? Kung siguradong-sigurado tayong may return nga. Para po kasing gamble yan eh. Para po kasing, ano yan, pumasok ka sa casino. Depende pag lumabas ka, panalo ka ba o hindi. Dalawa lang naman ang pupuntahan yan eh. Talo o panalo. Maganda kung laging panalo. Ano pong sinasabi? Ito po ay gagawin para ito ay magumanda ang ating ekonomiya. Ilalagay ito sa infra, ilalagay ito, tulang ito sa ating mga kababayan. Ba't hindi na lang muna, tulungan muna ngayon? Maghintay pa tayo ng ROI or return of that investment? Ano mga kababayan, ang hirap-hirap pong isipin na kaya pala mag-invest. Bakit hindi i-invest sa ating mga mamamayan muna? Isang taon lang sana na ibigay sa kanila ang atensyon, yung mga kailangan nila. 'Di ba? Para hindi na ayuda ng ayuda, 'di ba? I don't think 'yan naman ang gusto nila. Ayaw naman nila ng ayuda dahil madaling nawawala yung ayuda. Kung meron silang sariling pinagkakakilakuhaan, kung ano makakatulong din naman sa atin 'yan, 'di ba? Kaya lang inuuna yung sa labas eh. So mga kababayan, panoorin po natin si Senator Escudero. Kung sa kama
para mabilis na naipasa ang panukalang pagtatatag ng Maharlika Investment Fund, ang Senado nangako hindi ito mamadaliin. Sa pagbusisi kanina, inamin ng ating National Treasurer na tayong mga taxpayers ang magpapasangkong malugi yan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Marami raw butas ang mga panukala sa paglikha ng Maharlika Investment. Marami daw butas. Kung marami palang butas yung kaso ni DJ Bantag, marami din pala itong butas. Mga kababayan na naloko na. Fund o MIF. Kaya hindi dapat madaliin ang pagpasa. Pagpunto ni Senator Chiz Escudero. At hindi lang Senate Bill 1670 ni Senator Mark Villar ang tinutukoy niya, kundi pati ang House Bill 6608 na inakda ng maraming miyembro ng Kamara. Pinuna ni Escudero ang tila pagpilit daw sa Development Bank of the Philippines na magbigay ng 25 billion pesos bilang seed money ng MIF, gayon din sa Land Bank of the Philippines na magbigay ng 50 billion pesos. Ang Land Bank nagpahayag daw ng pagkabahala sa position paper nito, ayon kay Escudero. So, we're like hardballing Land Bank and DBP to give money to this fund without saying anything in the bill with respect to the return on their investment. Is this an interest-free borrowing from Land Bank and DBP? Unless, of course, ma'am, you will clarify later on that DBP and Land Bank should have a respectable ROI. The bill would need further clarification. Definitely, eventually po, there would also be some dividends that would also be declared sa Land Bank, sa DBP. Bukod sa government financial institutions, maaaring maging source of fund ang investment mula sa private financial institutions at corporations. Pero dapat daw masagot sa mga panukala kung saan i-invest ang pera at paano masisigurong di ito masasayang dahil sa maling investment. Si Senadora Loren Legarda binanggit ang katulad ng Sovereign Wealth Fund ng Norway na nitong Martes ay nagtala ng $164.4 billion na pagkalugi bilang epekto. Allah, $164.4 billion na logi, dollar, ha? Ito ng gyera sa Ukraine, mataas na inflation at mataas na interest rates. Ayun na nga po eh, di ba? Ngayon pang mataas ang inflation, ngayon pang may gyera at meron pang nag-aamba na parang lang ha, China, Taiwan, US, masangkot pa ang Pinas kung hindi mag-ayos-ayos. So who bears the risk? Who bears the risk? The good. In other words, that's my point. The taxpayers. Correct? Ultimately. Ultimately is the taxpayers. Us bears the risk. Sa plunder act. Napansin niyo mga kababayan, parang nahihiya pa si ma'am magsalita. Yes, ultimately, taxpayer ang magbabayad pag nalugi. Kaya naman pala ang tataas ng nanloob ninyong ilagay yan sa high risk investment. Pag natalo, we taxpayer naman tayo. Enacted in 1991, amended in 93, ito po tungkol sa pag-amas ng ill-gotten wealth sa aggregate amount ng 50 million pesos, punishable ng reclusion perpetua, 20 to 40 years. Bakit po napakababa ng proposed penalty? May point si Ontiveros dyan. It's dito sa napakalaking ipinapangarap na Maharlika Fund. That's why we have to go through this process. Sa Senate version ng panukala, that's why we have to go through this process. Paano pala ko kung hindi na notice yan? Tuloy-tuloy na, sir. Joke, no! Ang batas na kasaad na layunin ng MIF na isulong ang pag-unlad ng bansa, sure, sa pamamagitan ng strategic at profitable investments. Mm-hmm. At kasama ng araw dyan ang pagtatayo ng infrastructure at iba pang development projects. Pangako ng Senado. We will not rush. We will take our time in order to arrive at the best version possible. Hindi kagaya ng House of Representatives, ang bilis. For the benefit of the Filipino people. Para sa GMA Integrated News. Na-share ko lamang po yun. Bahala na kayo.
ang at least alam ninyo na pag nalugi, may sasagot ang taxpayer. Isa pa po na baka nakalimutan ko sabihin, yung pong ang return of this investment, kaunti lamang po, portion lamang po nito, sinasabi nilang pang infra, portion lamang po, and I believe mas maliit lamang po ito kaysa doon sa portion na ibabalik nila, i-roll over nila, sa i-invest uli nila. So, kukuha sila ng portion ng ano ng return of investment, ilalagay sa infra at itutulong sa ating mga kababayan, pero maliit na portion lamang po yun. Yung mas malaking portion, yung mas malaking bulk, ibabalik nila sa investment. Maggugulong lang ng gugulong yan, kuha ng pag may return, kuha lang. Pero mga kababayan, darating ang panahon, taong bayan, malilimutan na ito. So napakalaking perang gumugulong, tina natin alam. Katulad ng mga asset ng government, ibininta, alam ba ng taong bayan saan napunta ang pera? Sinasabi ba sa atin? Hindi. Sasabihin ba natin, sasabihin ba sa taong bayan every time dito kung may return o wala? Who knows? So yun na po mga kababayan, maraming pong salamat. Na-share ko lang yan. See you po sa susunod na upload.